Naranasan mo na ba ang tumakbo sa airport dahil nahuli ka sa iyong flight? Tapos, ang masama pa? Hingal na hingal ka dahil sa laki ng airport na iyong tinatakbuhan. Tapos, ang pinakamasama pa, hindi mo pa alam kung saan ang boarding gate mo. At isa pa, ang pinakamasaklap sa lahat, ay parang nilalakad mo ang buong syudad dahil sa laki ng airport na iyong nilalakaran. Well, ang iyong kaswiti ay nagtatrabaho mismo sa airport at minsan talagang nakakapagod lalo na pag malilate ka na sa work mo. Tapos tatakbuhin mo yung malaking airport dahil habol ka sa oras mo. Well, sabid yung ito mga kaswiti. Ating alamin ang 10 pinakamalaking airport sa buong mundo ngayong 2020 by the actual size at syempre kung magkano ang mga ginastos sa pagpapatayo sa mga airport na ito at kung ilang mga pasahero ang kasya dito. Pero bago yan mga kaswiti, pwede mo bang pakisubscribe ang aking channel at pakigalaw mo na rin yung maliit na bell button dyan sa ibaba para sa marami pang videos na kagaya nito. Kung ayaw mo naman, okay lang po, maraming salamat. Basta tuto ka lang or keep on watching. Narito ang listahan ng 10 pinakamalaking paliparan o airport ngayong 2020 batay sa laki na square kilometer. Number 1. Beijing Daxing International Airport, Beijing, China. At ito ay may code na PPX. Ay tinaguri ang pinakamalaking airport sa buong mundo na kung tawagin ay supersized airport na matatagpuan sa Beijing, China at nangunguna sa listahan ng mga pinakamalaking paliparan sa buong mundo. Ang paliparan ito ay ang pangalawang pang-international sa lungsod ng Beijing, China at inaasahang magiging pinakaabala rin sa buong mundo na may 100 milyong mga pasahero ang dadaan dito sa 2040. Nansagan ang airport na ito bilang Starfish pagkatapos ng futuristic na disenyo ng arkitekto na si Zaha Hadid. Ang paliparan ay itinayo para sa parehong convenience at eco-friendly. Sa pag-open nito noong September 2019, ang Beijing Daxing International Airport building ay may laki na halos mahigit 7.5 million square feet o halos katumbas ng 98 soccer fields. May surface na 18 square miles, grabe, at halos $11 billion ang ginastos dito para sa pagpapatayo nito. Beijing Daxing International Airport, Beijing, China ay nagsiserving hub ng mga aeroplano Beijing Capital Airlines, China Southern Airlines at China United Airlines. Number 2, King Fahad International Airport, Dammam, Saudi Arabia. At may code ito na DMM.
Hawak ng King Fahad International Airport ang posisyon na number 1 para sa pinakamalaking paliparan sa buong mundo. Hanggang sa natalo ito kamakailan ng Beijing Daxing International Airport. Ang King Fahad International Airport ay mas kilala rin bilang Dammam International Airport o simpleng Dammam Airport o King Fahad Airport ay ang international airport na nagsisilbi sa Dammam, Saudi Arabia. Paliparan ay matatagpuan sa 31 kilometro hilagang kanluran ng siyudad ng Dammam. At ipinangalan sa dating hari ng Saudi Arabia na si Fahd bin Abdulaziz. Ito ay nagbukas noong November 28, 1999. Ito ay may kabong sukat na 776 square kilometers, pero ang building nito ay may sukat lamang na 14.9 square miles o katumbas ng 36.75 square kilometers. At may cost na 1.912 billion Saudi Riyal or $510 million US dollars noong ito'y itinayo. Ang King Fahd International Airport ay pangatlong pinakamalaking airport ng Saudi Arabia sa pamamagitan ng mga volume ng passengers na halos may 10 million ng mga pasahero kada taon at nagsiserving hub para sa mga eroplanong Saudiya, Aramco Aviation, Saudi Gulf Airlines at Finas or Finas. Number 3, Denver International Airport, Denver, United States. At may code na DEN. Ang Denver International Airport ay isang international na paliparan sa kanlurang Estados Unidos na pangunahing nagsisilbi sa Metropolitan Denver, Colorado, pati na rin ang mas malawak na Front Range Urban Corridor. Ito ay nagbukas noong 1995 at nakapag-employ ng halos 35,000 na mga manggagawa. At isa sa mga tinaguri ang pinakamalaking employer sa Colorado, USA. Ito'y pangatlong pinakamalaking airport sa buong mundo, pero ito'y pang number 20 sa listahan ng mga pinakaabalang airport or busiest airport na may halos 69 million na mga pasahero noong 2019. Ito ay may sukat na 140 square kilometers na itinayo ng isang mahusay na arkitekto na si Curtis W. Fentress at mayroong 215 destinations sa buong mundo. At may gastos na halos 8.1 billion US dollars sa pagpapatayo nito. Ito ay nagsiserving hub ng mga eroplanong Frontier Airlines, United Airlines at Southwest Airlines. Number 4, Dallas-Fort Worth International Airport, Dallas, United States. At ito ay may code na DFW.
ito ay isang pangunahing international na paliparan na nagsisilbi sa lugar ng Dallas or Fort Worth Metroplex area sa US state of Texas. At pangalawa sa pinakamalaking airport sa United States after ng Denver. Ito ang pang-apat sa mga pinakamalaki at pinakaabalang paliparan sa buong mundo. Sa pamamagitan ng mga aircraft movements at meron itong 260 destinations sa buong mundo. Kabilang ang 67 international destinations at 193 domestic destinations. Meron itong 69 millions na mga pasahero noong 2018. Ito ay nagbukas noong September 23, 1973 at ito ay mayroong sukat na 27 square miles or katumbas ng 70 square kilometers. At may estimated na gastos sa pagpapatay nito na $3.5 billion. At mayroon itong limang terminal. Ito ay nagsiserving hub ng mga eroplanong American Airlines, Ameriflight, UPS Airlines, Spirit Airlines, at Sun Country Airlines. Number 5, Orlando International Airport, Orlando, United States at may code na MCO. Ito ay isang pangunahing pampublikong paliparan na matatagpuan 10 kilometro timog silangan ng downtown Orlando, Florida, United States. Hindi nakakagulat ang Orlando International Airport ay kasama sa listang ito. Tinaguri ang Disney World o tahanan ng may average na 52 milyong bumibisita sa Disney World bawat taon. Ito ay nagsiserbing paliparan na maaring tumanggap ng lahat ng mga tagahanga ng Disney World. Ito ay naitalang pang-10 pinakaabalang paliparan or busiest airport noong 2019. May halos 51 milyong mga pasahero. Ang paliparan ay mayroong 800 flights per day. In 44 airlines in 135 domestic flights and international flights. At ito ay nagbukas noong 1981 at may kabuang sukat na 12,600 acres or katumbas ng 51 square kilometers. Ito ay may budget sa pagpapatayo na $2.1 billion. Ito ay nagsiserving hub ng mga eroplanong Silver Airways, kabilang ang Frontier Airlines, JetBlue, Southwest Airlines, and Spirit Airlines. Number 6, Washington Dulles International Airport, Washington, United States. At ito ay may code na IAD.
Ito ay isang international na paliparan sa silangang bahagi ng Estados Unidos na matatagpuan sa Loudoun County at Fairfax County sa Virginia, 26 mile kanluran ng downtown Washington, D.C. Ang paliparan na ito ay pinangalan sa dating number 52 na naging Secretary of State na si John Foster Dulles. Under President Dwight D. Eisenhower. Naangkop lamang na ang paliparan na ito ay ipinangalan sa kanya na Dulles upang isaalang-alang na ang Washington D.C. ay tahanan kung saan nakatayo ang White House. Ito ay nagbukas noong 1962 na may sukat na 20.3 square miles o katumbas ng 52.6 square kilometers. At may cost na $108.3 million sa pagpapatayo nito. Na may 113 airline gates. Ito ay may estimated na 25 million passenger kada taon na may 125 destinations sa buong mundo. Ito ay nagsiserbing hub ng mga eroplanong United Airlines. Number 7, George Bush Intercontinental Airport, Houston, United States, na may code na IAH. Ang pinakahuling pinakamalaking American airport sa buong mundo at pangpitong pinakamalaking airport sa buong mundo na matatagpuan sa Houston, Texas, United States. Gaya ng Washington Dulles International Airport, ang paliparan o airport na ito ay ipinangalan din sa dating number 41 President of the United States na si George W. Bush. Naitalang pang number 47 na pinakaabalang paliparan or busiest airport in the world at pang number 40 na pinakaabalang airport sa United States. At noong nakaraang taon ay meron itong 45 milyong mga pasahero. Meron itong kabuuang sukat na 40.5 square kilometers at mayroong cost na malapit sa $150 million. Ngunit ayon sa report, meron din itong budget na $1.3 billion para sa renovation. Ito ay nagsiserbing hub ng mga eroplanong United Airlines at Atlas Air.
Number 8, Shanghai Pudong International Airport, Shanghai, China. At ito ay may code na PVG. Ito ay isa sa dalawang international na paliparan sa Shanghai at isang pangunahing hub ng paliparan ng Silangang Asia. Ito rin ang hub para sa pribadong nagmamayari niya Juneyao Airlines at Spring Airlines. At isang Asia Pacific cargo hub para sa PDEX, UPS at DHL. Ang DHL hub na binuksan noong July 2012 ay sinabing ang pinakamalaking express hub sa Asia. Ito ay naitalang pangatlong pinakaabalang paliparan sa buong China, busiest airport, both passenger and cargo traffic. In 2017, ito ay nakapagtala ng halos 4 million metric tons na cargo. At may 74 million passengers noong 2018. Hosted by 104 airlines na halos may 210 destinations sa buong mundo. Ito ay nagbukas noong October 1, 1999 at may kabuang sukat na 15 square miles or 40 square kilometers. At may budget na $1.67 billion nung ito ay itinayo at 19 miles mula sa Shanghai downtown. Ito ay nagsiserbing hub para sa mga eroplanong pampasahero na Air China, China's Eastern Airlines, China Southern Airlines, Juneyao Airlines, Shanghai Airlines, at Spring Airlines. Para naman sa mga cargo, China Cargo Airlines, China Southern Cargo, DHL Aviation, PDEX Express, UPS Airlines, at Supama Airlines. Number 9, Cairo International Airport, Cairo, Egypt. At ito ay may code na CAI. Ang Cairo International Airport ay ang pangunahing international na paliparan na matatagpuan sa Heliopolis, Cairo, Egypt. Sa hilagang silangan ng Cairo, mga 15 kilometers mula sa business center ng nasabing lungsod. At isa sa mga may pinakaabalang paliparan sa Egypt. Ito ay isa sa mga may impressive na building kumpara sa mga nabanggit sa listahan. Ito ay nagbukas noong 2016 na may kabuang sukat na 14 square miles or 37 square kilometers. At may budget na 1 billion Egyptian pounds or katumbas ng $183 million. At may tinatayang 22 milyong pasahero bawat taon. Ito ay nagsiserbing hub ng mga eroplanong Egypt Air at Nile Air.
Number 10, Suvarnabhumi Airport, Bangkok, Thailand, na may code na BKK. Ang Suvarnabhumi Airport o mas kilala bilang Bangkok Airport. Ito ay isa sa dalawang internasyonal na paliparan na nagsisilbi sa Bangkok, Thailand. Ang isa pa ay ang Don Mueang International Airport na siyang pangunahing international na paliparan mula 1924 hanggang 2006 at lumipat noong 2007 upang maging low-cost airlines hub para sa Bangkok. Ang paliparan ay pinangalan sa salitang Sanskrit nang ibig sabihin sa lupain ng ginto or land of gold. Ang Suvarnabhumi Airport ay mas nakilala dahil sa kanyang pangalan at naging popular sa mga Instagram photos. Ito ay nagbukas noong 2006 at may naitalang 63 milyong mga pasahero at isa sa mga pinakaabalang paliparan lalo na yung ruta papuntang Hong Kong. Ito ay may kabuang sukat na 32.4 square kilometers at may cost na $1.37 billion nung ito ay itinayo. Ito ay nagsiserving hub para sa mga eroplanong Bangkok Airways, Thai Airways, Thai Smile, Thai Vijet Air, Key Mile Air naman para sa cargo. Well, sa laki ng airport at sa dami ng mga pasahero na dumadaan dito taon-taon, I'm sure napakalaking impact ito sa ekonomiya ng bawat bansa. Kayo mga kasuwiti, sa 10 nabanggit sa listahang ito, alin sa mga ito ang inyong nadaanan na o na napuntahan na? At ano ang inyong naging experience? Paki-describe na lang po sa comment section sa baba. Ako sa Bangkok, Thailand pa lang. Pero enjoy naman ako dahil sa mga masasarap na pagkain na ino-offer ng eroplano at yung sa hotel mismo na aming tinuluyan. So hanggang dito na lang mga kasweetie at maraming salamat po sa panonood at mag-ingat po kayong lahat at keep safe everyone.